Kulay na Araw mga Bata. Ako si Teacher Joby Masining at ito ang Sining Makulay, mga malikhaing aralin para sa mga mag-aaral sa ikalawang baitang. Halina at samahan niyo akong maglakbay sa makulay na mundo ng sining. Tumingin sa paligid at magmasid. Bukis, kulay at linya na tuwid. Teksura, value, pati na ang space. Meron ding form na gamit ang shape. Alam niyo ba na kilala tayong mga Pilipino sa pagiging malikhain? Mapasining man, pagkanta, at pagsayaw. Patunay dito ang daan-daang obra na sumasalamin sa makulay na kultura at kaugalian ng mga Pilipino. Ang galing ng mga Pinoy. Nais mo bang makilala ang ilan sa kanila? Teacher Joby! Sino kaya yon? Ako po ito, si Ali Alitaptap. Maaari mo ba akong isama sa iyong paglalakbay? Ikaw pala yan, kaibigang Alitaptap. Siyempre naman, tara na at ating simulan ang ating masining na paglalakbay. Mga bata, alam niyo ba kung nasa ang lugar tayo ngayon? Tama, tayo ay nasa museo. Ano ang mga bagay na nakikita niyo dito sa loob ng museo? May iba't ibang larawan po dito. Tama, makakakita tayo ng mga likhang sining dito sa museo. Ang ganda naman po sa loob ng museo. Ang daming makukulay na larawan. Ang mga larawan na iyan ay gawa ng mga tanyag na Pilipinong pintor. Pintor? Ano po iyon? Pintor ang tawag sa mga taong may pambihirang kakayahan sa pagpinta. Sila ay may artistikong talino, matalas na mata at matatag na kamay. Sa pamamagitan ng kanilang malikhaing pag-iisip ay naipapahayag nila ang kanilang saloobin. May kanya-kanyang estilo ng pagguhit ang mga pintor. Tignan natin ang mga likhang sining ng dalawang tanyag na Pilipinong pintor. Ano ang napansin niyo sa mga larawan? Magkaiba ba ang estilo nila ng pagpinta? Ang unang larawan ay nagpapakita ng mga pangyayari sa totoong buhay o still life. Ang ikalawang larawan ay nagpapakita ng paggamit ng imahinasyon. Gusto niyo bang makilala ang mga pintor na lumikha ng mga larawang ito? Siya si Mauro Malang Santos, pintor na mula sa Maynila. Siya ay gumuguhit ng mga bagay gamit ang kanyang imahinasyon.
Narito ang ilan sa kanyang mga likhang sining, ang The Three Women at Carosa. Siya naman si Fernando Amorsolo, isang Pilipinong pintor na gumagamit ng konseptong still life o pagguhit ng mga tao o bagay na makikita sa kapaligiran. Ilan sa kanyang mga likhang sining ay ang Planting at Tinikling sa Baryo. Sila ang dalawang Pilipinong pintor na dapat nating ipagmalaki. Ang galing! Tunay nga pong napakahusay ng mga Pilipino sa pagguhit. Tama ka dyan, Ali. Kaya ang sining tandaan natin para sa araw na ito ay maraming mga tanyag na Pilipinong pintor na gumagamit ng iba't ibang estilo sa pagguhit. May mga pintor na ang iginuguhit ay ang mga bagay na nakikita sa kapaligiran, tulad ng tao, bagay, at mga hayop. Mayroon din namang mga pintor na gumagamit ng imahinasyon. Sila ay gumagamit ng mga elemento ng sining tulad ng linya, hugis, at kulay. Iba't iba man ang kanilang estilo, nagpapakita pa rin sila ng husay at tatak ng Pinoy. Panuto. Tignan ang mga larawan. Maaari niyo bang tukuyin kung sino sa kanila ang dalawang tanyag na Pilipinong pintor? Ang tamang sagot ay... Wow! Mahusay! Panuto. Suriin ang mga larawan. Iguhit ang bituin kung ito ay nagpapakita ng still life. At ulap naman kung imahinasyon. Unang bilang. Bituin ba o ulap ang dapat nating piliin? Tama! Ito ay nagpapakita ng still life. Kaya ang tamang sagot ay bituin. Ikalawang bilang. Ito kaya? Magaling! Ang tamang sagot ay ulap dahil nagpapakita ito ng imahinasyon. Ikatlong bilang. Bituin ba o ulap? Ang tamang sagot ay bituin. Mahusay mga bata! Ikaapat na bilang. Ito kaya? Mahusay! Ang tamang sagot ay ulap. Ikalimang bilang. Bituin ba o ulap ang dapat piliin? Ang tamang sagot ay bituin. Good job! Alam niyo ba na isang Pilipinong pintor ang sikat ngayon sa social media? Siya si Ginoong CJ Trinidad mula sa probinsya ng Bulacan. Nakilala dahil sa kanyang likhang sining na pinamagatang Mass Communication. Sa sining na ito, makikita ang mga taong may suot na face mask na may disenyong watawat ng mga bansang apektado ng coronavirus disease, kasama ang Pilipinas. Ginuhit ito ni CJ upang ipaalala sa lahat na mahalagang mangibabaw ang malinaw na komunikasyon at pagkakaisa nating lahat para mapagtagumpayan ang COVID-19. Siya ay nagpapaalala sa bawat Pilipino na ang sining ay patuloy na nagbabago at nakikisabay sa makabagong mundo.
para sa inyong takdang aralin, iguhit ang isang lugar na inyong napuntahan at hinding-hindi mo makakalimutan. Kulayan mo ito ng maayos gamit ang iyong Crayola. I-upload ito sa inyong Facebook account at gamitin ang hashtag siningmakulay. Ang mga mapipiling likhang sining ay bibigyang pagkilala sa susunod na linggo. Galingan mga bata! Mga bata, lagi niyong tandaan na ang sining ay nasa paligid lamang. Buksan ang isipan, gamitin ang puso, at pagganahin ang inyong imahinasyon para sa mas makulay na buhay. Hanggang sa mga susunod na malikhaing aralin mga bata, ako si Teacher Jovie Masining. Paalam!